Guys, ito yung ano, third part, which is yung actual na tuning. So bago ko sadyaing iwala sa tono yung gitara, paparinig ko lang sa inyo kung ano yung tuning na dapat nating i-expect, yung similarity ng tuning pag na-apply na natin yung similarity ng ano pala notes or tune ng each and every string pag in-apply na natin yung 5th fret tuning na method. Okay? So ang 5th fret tuning method is magbe-base ka sa isang string which is 6 string na note. Doon ka mag-base ngayon para makuha mo lahat ng tono ng rest of the strings. Okay? So sa 5th fret, ang gagawin mo dyan is iipitin mo yung 5th fret 6th string. Okay? Yan, maging ganito yung note, tono niyan. Okay? Ngayon, ang goal natin is yung 6th string mo na naka 5th fret nakaipit is dapat magkatono sa 5th. So 6 na nakaipit again sa 5th na naka-open, dapat magkatono yan. So try natin. Yun. So I think magkatono naman siya. So ibig sabihin, tama yung match yung ano mo, match yung notes mo sa 5th as a 6th string at saka 5th, okay? Yun yung goal natin eh. Yun yung unang step. Dapat magkatono yan. So 6 string sa 5th fret nakaipit against sa 5th string na naka-open is magkatono. Okay? So next part. Ang gagawin mo naman, ang 5th string naman sa 5th fret ang iipitin mo ngayon. Okay? So once na tinipa mo yan, ang expected naman natin dyan is dapat magkatono ngayon yung 5th string mo at saka 4th. 5th string na nakaipit at 4th string na naka-open. So, tingnan natin. Sounds like magkatono ulit. So, ibig sabihin, nasa right track tayo. Okay? And moving forward, same thing din. Sa 4th string natin and 3rd string. 4th string na nakaipit against 3rd string na naka-open. So, tingnan natin kung magkatono. Which is, I think, tono naman. Diba? Okay? Ngayon, ang next part, ito yung medyo ano siya, hindi siya same pattern na 5th string lang kasi kailangan natin siyang medyo i-move pabalik or half fret. So sa 3rd string mo, instead na 5th fret, dito ka sa 4th mag-ipit. Yan. So inipit mo ngayon yung 4th fret ng 3rd string and ang i-expect natin is dapat magkatono yung 3rd string mo na nakaipit sa 4th fret against sa 2nd string mo na naka-open. So itong dalawa, ito. Yan. Yan. So which is I think magkatono naman. Okay? Yan. And lastly, comparison naman ng 2nd string at 1st string, which is back to normal tayo. Balik tayo sa 5th fret na nakaipit yung 2nd string mo. Yan, 5th fret, nakaipit yung 2nd string against 1st string na naka-open ulit. Open lang siya yung 1st, okay? So, expected natin dapat magka-tono siya, which is, yan. Which is magka-tono nga, yan. Pag na-achieve natin lahat yan, ibig sabihin nasa right track tayo ng tuning. So yan ang last part ng tuning. So sa first string wala ka nang gagawing ano, ipit hanggang ano lang, hanggang second string lang. First string wala na, hayaan mo lang. Okay, recap lang uli ah. 6th string 5th fret nakaipit, sounds like 5th string.
Yan. Okay? Now, fifth string, fifth fret nakaipit, sounds like fourth string. Okay? Fourth string nakaipit, sounds like third string. Okay? Tapos yung medyo na iba, which is third string sa fourth fret. Yung alala nyo yung matras tayo, which is magkatono sa second string. Yan. Okay? Then, lastly, yung balik tayo sa fifth fret, second string fifth fret, which is magkatono sa first string. Okay? Yan. I hope nakuha ninyo. Ngayon, punta tayo dun sa last part, yung sasadya nating iwala sa tono. Okay?